Hello! Welcome back sa garden! As a collector and orchid hobbyist, napakahalaga na alam natin yung binibili natin na halaman at para maiwasan yung pagsisisi sa bandang huli. Minsan may nagtanong sa akin kung ano ba yung mas magandang bilhin, kung seedling size ba o yung mature size. Kaya ngayong umaga pag-uusapan natin yung mga seedling size compared with mature size na orchid para matulungan kayo sa pag-decide kung anong laki ba ng orchid yung narapat ninyong bilhin. Lahat na i-discuss ko sa video ay sarili kong opinion. Kung meron kayong gustong idagdag para sa ikabubuti ng ibang grower, paki-comment na lang ito sa ibaba. Ang bulaklak ang isa sa mga advantage ng isang mature plant. Pwede ninyong mapabulaklak ang isang halaman sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na buwan. Sa mga seedling size naman, maghihintay kayo ng 4 hanggang 5 taon bago nyo sila makita magbulaklak, depende sa uri ng orchid ninyo. Kung naghahanap ka ng mga pagsubok sa pag-aalaga ng orchid, maaari kang bumili ng seedling size para maranasan yung essence ng pag-orchid talaga. Pero kung bulaklak ang hanap mo, then mature size ang para sa'yo. Yung ibang grower kasi gusto talaga nila makita yung halaman nila from seedling hanggang mature size. Sabi nila, doon daw nila nakikita yung essence ng pag-orchid nila o yung satisfaction na makita yung halaman from seedling to mature size. Kung pag-uusapan naman ng presyo, tama lang na mas mahal ang mature size kumpara sa seedling size. Sabihin na natin na 220 pesos ang seedling size at 650 naman ang mature size. Siyempre, mas mahal ang mature size na orchid. Kaya kung hanap ninyo ay mura at pasok sa budget, seedling size ang para sa inyo. Pero tignan muna natin at ikumpara ang presyo ng seedling size sa mature size. Kung ang mature size ay nasa 650 pesos at 220 pesos naman ang halaga ng para sa seedling, sabihin na natin na meron kayong 4 na taon na paghihintay bago makita ang bulaklak ng isang seedling size. Bali, pumapatak na kada taon ay nagbabayad ka ng 162.5 pesos para sa 4 na taon bago mo siya makita magbulaklak. Kayo na ang bahalang humusga kung sapat ba yung paghihintay ng 4 na taon at nagbabayad ka ng 162.5 pesos bago mo makita ang bulaklak niya. Para sa akin, mas madali kong nabubuhay ang mga mature size kumpara sa mga seedling size. Dahil established na ang mga mature size, maganda na rin ang root system nila, kaya mas madali ko silang nabubuhay. Sa mga banda type, ang mga mature size nila ay mataas ang posibilidad na magbigay ng keiki o baby plant. Sa mga sympodial orchid naman tulad ng Cattleya at Dendrobium, ang mature size naman ay maaaring ipropagate through cuttings. Kaya kung naghahanap kayo ng duplicate at nagpaparami kayo ng halaman, mature size ang piliin ninyo. Para sa mga seedling size naman, marami pang pag-aalaga ang mararanasan ninyo. Nandiyan na ang pagdidilig, pag-apply ng fertilizer at pesticide para mapanatili silang buhay hanggang sa maging mature plant sila. Sana may natutunan kayo sa pagkumpara ng seedling size at saka ng mature size na orchid. Ulitin ko, lahat ng mga sinabi ko sa video ay mga opinion ko lang at hindi ako nanghihikayat na bumili kayo ng isang uri lang. Sa bandang huli, nasa inyo pa rin ang desisyon kung alin ang pipiliin ninyo sa dalawa. So hanggang dito na lamang po ang ating video. Kita ulit tayo sa susunod. Hanggang sa muli. Paalam!